kayo bukod kumikit. Pag lahat ng mga nakikinig at nanonood, totoo ang mga pinapangaral na iyong napakinggan. Totoo ang mga awit na ating inawit. Ang buhay na walang hanggan na natagpuan kay Kristo Jesus lamang. Ang tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, tunay na kagalingan, tunay na himala, tunay na bagong simulat, bagong umaga, bagong pag-aas, pag-asa. Lahat ng ating mga magagandang naisin, hangarin, pangarap, may katuparan sa piling ni Jesus. Higit pa sa ating inaasahan. Sa oras na ito, isuko mo na totohanan ng buhay mo sa Panginoon. At ipagkapit mo na totohanan ng buhay mo sa Kanya. Sa abagitan mo ay maraming maligtas. Madala sa panan ni Kristo Jesus. Sa abagitan mo ay maraming magmaglingkod sa ating Panginoon. Everybody bow down our heads and close our eyes. Shall we lift our both hands to God? At sumunod ka sa maikling panalahin ko ito, sabihin mo, Panginoong Jesus Kristo, simula sa oras na ito, totohanan ko nang ipinapasakop ang buhay ko sa iyo. Pagawarin mo ako, hugasan ang dugo na nagbuhusap sa kabahiyo. Inisip mo ako, at gawin ang buhay ko'y kaaya-aya sa iyong harapan. Bukas ngayon ang aking puso, ikaw na Jesus, ang personal at ang tunay kong Diyos, Panginoon at Tagapagtas. Itala mo po ang aking pangalan sa aral ng buhay sa kalangitan. At simula sa oras na ito, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa huling hininga ng aking buhay. At habang tayong lahat ay nakayabot, nakatingin, sabihin mo sa Diyos ang iyong sakit para paginigin ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon ang mga magaganda mong pangarap at tutugon ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon ang mga kahilingan ng iyong puso. Sabi nga ng ating kapatid kanina, nag-testify siya. Hindi ako nag-altar call na Sunday sa pagkat, totoo yun eh. Pag nag-altar call tayo, altar call ako, halos sila na lang marami ang nagpupunta. Marami na yung ayaw magpunta sa harapan dahil sa iba't ibang katahilanan. Kaya ako na lang ang nagpunta sa inyo nung nagdaang Sunday. Para kayo patungan ng kamay at hilingin mismo na ang Diyos ang magpatong sa inyo ng kamay. Ngayon, lift up to God your prayers. Don't doubt, just believe.
puso. Come on. As a prophetic gesture, Father, I pray in Jesus' name, heal the sick, heal the broken bodies, I pray. Pagalingin mo nga po sila, Ama. So, oras na ito, may nakikita ko, bandang kita, pababa, nagpapagaling ang Panginoong Diyos sa buhay. Nakakita rin ako ng mga backache na matagal nang nagpapagulo sa iyo, receive your healing now. Meron din ako nakikita sa parte ng iyong dibdib, the Lord is healing you now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At meron dito na minsan kang lumabas sa ibang bansa at ikaw ay nabigo. Ihanda mo yung sarili, muli kang lilipad at pagkatagumpayin kita, ang sabi ng Panginoon sa buhay. Kalimutan mo na ang lahat ng pain and traumatic experience sa iyong naranasan, but this time you will fly again abroad. And the Lord is saying unto you shall prosper. Purakyan na raba siya na. Kasi oras na ito, hindi ko kayang abutin lahat sa amagitan ng prophecy o give of word of knowledge and word of wisdom ang inyong mga kahilingang panalangin. Sa oras na ito, lahat ng narito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, claim your healing now. Possess your miracle now. At lahat ng mga kahilingan niyang panalangin ay magkaroon ng kasagutan sa oras na ito. Wala na ang pain, wala na ang bukol, wala na ang pagdurugo, wala na ang cyst, wala na ang ulcer, wala na ang cancer, wala na ang sakit sa bato, wala na ang sakit sa atay, wala na ang sakit sa mata, wala na ang sakit sa tenga, sa ulo, sa balat. Wala na ang karamdaman, wala ulang katalang pakan, wala na ang kaloob-looban. Ang Panginoon ay nagpapagaling sa oras na ito, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Ang kahilingan mong panalangin sa pag-aaral, sa trabaho, negosyo, buhay sa abroad, mga mahal sa buhay sa abroad, mapag-abroad, the Lord is granting them all, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Hura ba siya na at ang mga estudyante, let the wisdom of God, let the strength of God, let the knowledge of God increase in your life in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang mga bulang ay makakita, ang mga pinay ay makarinig, ang mga pipi ay makapasalita, ang mga pinay ay makalakad. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, hurakyan na rabashinibiyan na, hurakyan na.
gawin buhay pagkatao. Sa malimong landas, sa malimong daan, sa hindi tamang daan, sa dating daan, na maling daan, hindi ka nababalik pang muli dyan. Salamat sa kagalingan, magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa Himala, salamat sa mga answers prayer. Yung mga binulong mo sa Diyos at dahil ikaw nakarinig, dinilig ng Diyos ang iyong prayers. Magpasalamat ka sa Panginoon. Halalawayanda. Isra Abi, hindi ka lapit ka rito sa harapan. Halika sa Isra Abi, hindi ka. Isra Abi, balanay, hindi ka lapit ka. Bigyan mo siya ng prophecy, basta ararawan. Kaya lapit ka rito. Para magkaroon siya ng direksyon. Sa paghahanap niya sa mukha ng Diyos, bigyan mo siya ng prophecy. Sige. Huli kitang tinatawag ang sabi ng Panginoon sapagkat may mga bagay kang hindi tinapos ang sabi ng Diyos. Meron kang mga bagay na inilaan kong upang gawin mo ngunit hindi mo ito ginawa ang sabi ng Panginoon. Narito ka upang buksan kong muli ang puso mo ang sabi ng Panginoon. At ihahanda kita upang gawin ang mga bagay na pinagagawa ko matagal ng panahon ang nakalipas ang sabi ng Diyos ng buhay. Huwag mong sayangin ang panahon ang sabi ng Panginoon. Huwag mong sayangin ang mga bagay na pinakita ko sa iyong mabuti ang sabi ng Diyos. Huwag mong sayangin ang mga dakilang bagay na naranasan mo mula sa akin ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na nangyari at naganap sa buhay mo ang siyang gagamitin ko upang ikaw mismo ay ipangalandakan mo ang aking salita ang sabi ng Panginoon. Upang ipagsigawan mo kung gaano ako naging kabuti sa iyo, ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Upang sabihin mo sa kanila ang lahat ng bagay na naranasan mo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kung paanong tinawag kita noon, tinatawag kita ngayon, ang sabi ng Panginoon. At muli, inilalatag ko sa iyo ang aking mga plano, ang sabi ng Panginoong Diyos na buhay. Humawak ka ng mas mahigpit, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kung wala ka sa akin, walang magagawa ang lahat ng iyong lakas, ang lahat ng iyong kapangyarihan, ang lahat ng iyong kayamanan, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat patuloy ko lamang itatayo ang buhay mo, patuloy kang susunod sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ibukas mo ang iyong labi, ang sabi ng Panginoon. Saan man tumapak ang iyong mga paa, gamitin mo ang buhay mo upang ang lahat ng kaluluwang makakasalamuha mo ay mailigtas at madala sa kanilang mataas na katawagan, ang sabi ng Panginoon. Ginamit kita noon at gagamitin kita ngayon ng patuloy, ang sabi ng Panginoon. Maging bukas ka lamang at ihanda mo ang iyong sarili. Palalakasin kita at patatatagin katulad ng dati, ang sabi ng Panginoon. At higit sa dati ang gagawin mo, ang sabi ng Diyos. Sapagkat ang mga nakalipas na bagay na ginawa mo ay nagdaan na, ang sabi ng Panginoon. Ngunit ang mga bago ngayon, pawang mga bago, ang sabi ng Panginoon. At ang lahat ng ito ay tinakda ko para sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon. Hindi ka nagkamali, ang sabi ng Diyos. Hindi ako nagkamali sa pagtawag ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Kumanda ka, aking anak, ang sabi niya. At patuloy kitang gagamitin sa aking harapan, ang sabi ng Panginoon. Para sa mas maraming kaluluwa, para sa mas maraming tao, sa pag-angat ng kanilang buhay at maging sa pag-angat ng iyong buhay at ng iyong sambahayan, ang sabi ng Panginoon. Tapos magdala mo mga members ng Panginoon sa alis. Father, I pray, let your strength be upon her strength. And let your wisdom be upon her wisdom, I pray. And I pray, Father God, that let your will be done upon her life, O God, in Jesus' name. And this time, Father God, let her walk in according to your ways. And let her fulfill her high calling and perfect destiny in Christ. Father, let her obey you more na higit pa ho kasi dati. And let her glorify thy name more than ever before. Father, I pray, use her more mightily, effectively in this final hour. And let her glorify you more and more, Panginoon, hanggang sa humingin na ng kanyang buhay. Mag-decide po siya, Panginoon, hindi sa decision niya at hindi sa decision ng sino man. Mag-decide siya, Panginoon, ayon sa iyong desisyon, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong panawagan. And Father, as I lay my hands upon her, kung paano, Panginoon, binago mo ang lakad, Panginoon, ni Pablo na tinamaan siya ng iyong glory, at kung paano, Panginoon Diyos, na binago mo ang lakad ni Jacob, na siya'y naging Israel, the Prince of God, yun din po ang gawin mo sa kanya.
Father, let her all fulfill her high calling and perfect destiny in Christ. Panginoon, this time magkakaroon siya ng malalim na gutom at uhaw. Sino ka nga ba sa kanyang buhay? At sino nga ba siya sa iyong karamat? Ano nga ba ang kalooban mo? At this time, Mali God, magkakaroon siya, Panginoon, ng katapangan na harapin ang katotohanan at gawin ang perfecto mong kalooban. At kung paano, Diyos, na sa pagbuhos ng langis kay David, ay sumakan niya ang iyong pagsama. Ganun din po ang masahing kapatid na ito. Let her now fulfill more her high calling and perfect destiny in Christ. So Sister Abby, take it! Receive it now! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, you will no more be a crying lady, but a fighting woman, fighting for the will of God. Fulfilling your high calling and perfect destiny in Christ. Father, let it flow! Shantay! Shantay! Shantay na mayante! Yes! Father, let it flow! Sa
buhay. Patuloy niyong pagpalain ang ina-business na relationship. Patuloy niyong itong palakihin, palawakin, panaguin, pasaganain, payamanin. Sapagat ibibigay namin ang lahat ng karangalan ng mga sinda kilang pangalan. Papatuloy ang parbabad at ende ng kayo, GFO, Pilipinas po, Tegpik, Panginoon. Hayaan niyong patuloy na maranasan ng inyong kabutihan. Patuloy niyo pong itayo ang kayo, GFO, na palakihin sa anumang panig ng Pilipinas, sa anumang panig ng mundo. Itindig niyo po kami ng may kalakasan. Itindig niyo po kami ng may katapangan. Itindig niyo po kami, Panginoon, ng mga babae at mga lalaki. Patuloy na ginagawa tinatapos ang perfectong walang makalooban at naniniwala sa lahat ng aming ginagawa, wala aming talo. Tuloy-tuloy ang aming tagumpay at kabinayan of the world sa iyo ng ilang Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat ministeryo pinagkakiwala niyo po sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming pagkakaloob. I-multiply niyo ito. At lahat po ng nagkakaloob, Panginoon, ibalik niyo ito sa kanila ng sabar-sabar. Sapagat may pangako pa, ang mga mapagbigay ay lalo pang yumayaman. Samantalang ang mga kulipot ay lalo nagkakaroon. Kabikaan 11:24-25, dahil mas mapalad ang nagbibigay kasi tumatanggap at ang nagbibigay tumatanggap mula sa Panginoon sa sabar-sabar. At panutan mo ang mga nag-YouTube, ang mga sanaping malinikot, huwag itong mananaw ng kahoy. Huwag itong magami sa anong mga pandalan kasi nung alingan ng kahoy. Kayaan niyo muna ang blessing na nakatalaga para sa inyo ay mag-multiply at magamit lamang para sa inyo pangalan. Salamat po Diyos sa pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, magsabi na. Amen. Walang pangalan natin ang palakasang Lord. Kito Rahaw at kayo JF. Kito Rahaw sa YouTube, Kingdom That Cannot Be Shaken. Sa Facebook, Kingdom of Jesus. At ang ating radio every Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi. DWBL 1242 kHz AM band. Every Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi. Bili ng mga DVD natin at inyong paulit-ulit na pakinggan at panuurin ang mga mensahe ng lumalim sa inyong mga puso at may sakabuhin ninyo. Ang mga first verse na hindi pa nagbibigay, mga hindi dapat na nagbigay, pakipuubo ninyo. At yung para sa mga opera ninyo, para sa radio, personal, at para sa mga magagawa, para sa lingkod ng Diyos, para sa minister of compassion, o anong mga pagkakalob natin na ibigay po natin, yamang alam naman po natin ang lahat ng iyan ay ginagamit para sa karangalan ng Diyos at ibinabalik ng Panginoon. At mag-ipunin po na po at maghanda-handa na po. At kinunta ko si Pastor Rabanyo na nakaraan para asikasuhin nila yung resort na kukunin natin. Dilipat tayo ng ibang lugar. Sa ibang lugar naman tayo para maiba-iba naman. So, ay maghanda-handa na po tayo at lahat po tayo ay sumama sa araw at oras na iyon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo na at magkaloob. Ibigay po natin yung the best natin. Ayan. Lalo na yung alam natin din natin na ibigay kanina. Kung alam na alam natin hindi pa natin na ibibigay yung the best sa Panginoon. At yung, kung alam natin na na-divert natin yung para sa tunay na gawain ng Diyos, eh this time bumawi mo tayo. At muli, pagkakalabas tayo ng ibang bansa o napagpala, eh ibigay na po natin sa dapat pagbigyan sa Kingdom of Jesus Fellowship, a kingdom that cannot be shaken. Sige, ikutin natin sila kasi kung magkami siya sa altar call, nahihiya silang lumapit. Kung minsan magkami siya, nahihiya rin sila na sila ay magkaloob sa mga bucket na kanilang nasa tabi o nasa gilid o nasa harapan. Ikutin natin sila at tutukan ng maigi. Glory to God. At nakikita natin, maraming mga tumatayo ngayon. Siguro na siya at nagulat kayo. Si Sister Kim kanina ang nakatayo. Napalakpakan natin ng Lord sa kanyang buhay. At nagulat kayo siguro. Nagbabakap si Sister Arminda at siya ang nag-special number. Mas lalo ngayon magulat pag nagtamburin siya. Palakpakan natin ng Lord sa kanyang buhay. Kaya lahat po kayo ay very much welcome. Ano man ang talento ninyo ay i-offer ninyo. Welcome na welcome yan. Kayo man ay bagong balik o kayo palang magpapagamit sa Lord. Welcome na welcome po kayong lahat at makipag-usap lang kayo sa mga leader kung paano kayo magiging bahagi at hindi po namin kayo pipigilan. Nagkagaya ng panawagan ni Sister Yvonne na tinatawag din si Sister Elena ay kailangan ng mga katuwang niya para sa audiovisual ministry sapagkat pinapalawak ng Lord ang ating audiovisual ministry. Masyadong palawak yan. So, tulungan po natin siya. At alam natin, as we volunteer our gifts and talents from the Lord, ay hindi naman tayo bibiguin ng ating Panginoon. Very much welcome ang lahat.
may asawa o wala, buntis man o hindi, bagong panganak o hindi pa mga anak, tatandang dalag o tatandang binata. May dimples na wala, may blackheads na wala, ang lahat po ay very much welcome na mag-lingkod sa gawain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay nagagalak sa mga nakikita ninyo na nangangawala na halos sa mga electric fan sa tabi natin, ay isang araw ay hindi lamang po mga evaporative air conditioner. Isang araw ay talaga ang package air conditioning type unit ang makikita natin yan. At nakikita natin, lalong pinapaganda ng Panginoon ng ating iglesia, mas lalong isang araw pag sarili na natin, mas lalong pagkaganda. Amen? Tuloy po ang prayers sa aking fellowship, tuloy ang prayers para sa aking pamilya, kay Pastor Agi, kay J.I., kay Joshua, kay Joseph, at sa inyong mga pamilya, tuloy-tuloy po ang ating prayer and fasting para sa patuloy nating pagtatagumpay. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay. At tayo na nga po ay kung tapos na tayo, tayong lahat ay tumayo na. At tayo ay dumako sa pangwakas na panalangin. Yan, closing prayer tayo. Pakinggan natin yung closing prayer ng galing sa mga o tsaka sa hongo. Yung buko tayo tumikit. Yung buko na tayo tumikit. Yung mga na tayo tumigil. Yes, Lord. No. Muli kami may nagpapasalamat sa araw na ito na kami muli nagkasama-sama upang makarinig muli ng magandang mensahe na mula sa ikabuturan ng iyong puso. Patuloy nga, Panginoon, nagabayan ko kami i-bless mo. At alam namin na patuloy ang pagmamahal mo sa amin at gayon din ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Hayaan mo sa oras na ito naming pansamantalang paghiwa-hiwalay ay madala namin ang pagmamahal mong iyon hanggang sa aming mga tahanan, hanggang sa aming mga gagawin. At sa buong linggong ito, Panginoon, hayaan mo patuloy ka naming mahalin at patuloy mo rin yung mahalin, Panginoon. Nawa, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa sa aming pamilya, Panginoon. At maging matagumpay, Panginoon, ang ministry nitong iglesia ito at ang bawat kasakpi sa KOJF, sa oh God. Lord, naway, lalo mo silang pagpalain at ang mga pangako mo sa aming Panginoon, alam namin na ito na ang panahon ng katuparan, Panginoon. Lahat ng aming sufferings, paghihirap at pagtitiis ngayon, tapos na ito, Panginoon, at ito na ang time of harvest, Panginoon. Alam namin na sa panahon pag-aani na ito, Panginoon, wala kang iiwan sa amin, Panginoon. Alam namin na lahat ng nagpagod, Panginoon, di mo kami kakalimutan, Panginoon. Patuloy ang aming pag-angat. Muli binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen. Magkabayan tayo sa bawat isa. Sabihin natin, ang buhay ko sa iyo. Sigapin po natin kamayan ng Diyos sa ating kinakas nito. Magbukas po tayo sa Genesis 22, chapter 22, verse 2. Sige po. Sometime later, God tested Abraham. He called to him, Abraham and Abraham. And Abraham answered, yes, here I am. Take your son, God said, your only son, Isaac, whom you love so much, to the land of Moriah, there on a mountain that I will show you, offer him as a sacrifice to me. So dito, sinubukan ng Lord na si Abraham kung ibibigay ba niya yung anak niya si Isaac. Kasi di ba matagal sila ni Sarah bago nagkaanak. Matanda na si Sarah, matanda na si Abraham. So tayo din, sa buhay din natin, binibigyan din tayo ng Lord ng iba't ibang pagsubok. Tinitingnan ni Lord kung kaya ba natin i-overcome yung pagsubok na yun, na sa kabila lahat ng pagsubok, lalapit ba tayo sa Kanya? Sabi nga sa Corinthians 10:13, hindi tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, hindi natin kayang solusyonan. Basta gusto lang ni Lord, lalapit tayo sa Kanya ng buong puso. Kaya ngayon, sa unang pagkakataon, sino yung susubukin ni Lord na para i-testify kung ano yung ginawa sa Kanya ng Lord na sa kabila lahat ng mga problema, laban ng
buhay niya? Wala po ba na maganda